So what's up mga kitlog? So nandito tayo sa Anytime Fitness Main Square. So nakiusap ako na i-offing sounds para at least makapag-vlog tayo and walang copyright. So ngayon natin gagawin yung FSD7 training ni Jeremy Buendia. Which is yung gagawin natin is yung sa last training niya, yung 5-4-5. Which is kung saan siya galing na injury bago siya lumaro. So dito sa chest training, i-hit natin yung dalawang part ng chest, which is yung major and minor. Okay, so i-explain ko rin mamaya kung ano yung target muscle doon sa exercise na gagawin natin. So hindi ko na papatagalin, let's start mga bro. Siyempre may mga tao dito, magmamask pa rin tayo. Pero not sure kung hindi sasakit yung ulo ko kasi nga, di ba? Alam nyo naman na may hilig ako sa inhale exhale. Kailangan ko yung oxygen para makapag-perform ng maayos sa exercise. Pero susubukan natin nang nakalagay lang tong mask. So pagpasensyahan nyo na kapag binababa ako, okay? So actually si Jeremy, ang ginawa nilang exercise is apat lang, which is yung pinaka starting exercise nila is parang warm up, or ini-increase na nila yung blood flow dun sa part para at least pag pinerform na nila yung exercise, mas madali na siyang i-isolate. So yung ginawa nila is yung chest press na may movement na paloob. So wala tayong machine na ganun, meron lang tayo yung fixed machine. Pero dito sa machine, isolated pa rin yung chest. So mas ma-focus pa rin natin na i-increase yung blood flow dito sa part. Okay? So dito, ang target natin is increase yung blood flow sa buong chest. So pwede kayong bumaba. Bumaba. Pwedeng tumaas. Okay, basta i-hit nyo yung angle. So dito, i-hit natin sa major part yung sternocostal head tsaka clavicular head. Okay, so dalawa yan. So yung minor, yung nasa pinakaloob. Okay? So huwag kayong malito dun sa lower, mid. Actually ginagawa lang nila yon, ina-explain lang nila na lower, mid para lang ma-emphasize yung muscle fiber na nandun. Okay, so huwag kayong malito. So ang chest muscle is ito lang. Okay, so merong minor tsaka major. So let's start. Check nyo mabuti yung movement. Dito pala pwede natin laruin. So pwede natin i-full range, pwede natin i-partial. Basta ang goal is ma-isolate ang maayos yung chest. Papatugtog lang ako. Gagawa tayo ng 4 sets dito. 15 to 20 reps. Depende sa laro, okay? Pag ma-feel ko na super pump na. Naka 25 ako. Well, ito kasi hindi ito in-explain sa FSD7 na vlog nila Jeremy. So, pero ang tingin ko kasi, yung seated chest press nila is yun yung pinaka-warm-up. So dito, if feel nyo na sobrang activated na yung chest, pwede na kayong mag-move dun sa pinaka-exercise. Kita nyo, hindi ako naka-full upo. Tingnan mo bro. Yan na kasi yung pinaka-mataas. Parang bala kong gawin na 5 sets tayo dito para lang makuha ko yung activation. Medyo hindi ko siya feel. Tingnan nyo yung nakalagay na natin. 210. Pero hindi ko pa ma-feel yung pump. Sobrang importante niyan, alam niyo yan, di ba? Saka medyo sumasakit yung ulo ko. Nabibitin ako ng hangit. Puro. Fourth.
medyo nafe-feel ko na yung blood flow sa chest. Umiinit na. Yung na-pump naman na. Ayan. Kaya kung goal nyo is yung maximize yung per muscle growth. Pinaka-the best sa akin is puro machine. Mag-grow at mag-grow ka dyan, mas mabibuild mo yung physique mo. Pero kung ang goal mo kasi is overall strength, syempre, doon ka sa mga free weights. Pero kung doon ka sa building ng structure ng body mo, kung ano yung physique goal mo, syempre mas i-emphasize mo kung ano yung dapat mag-grow sa'yo. Like sa machine, target muscle mo, stable na agad dun sa movement. So last tayo. Actually, dun sa warm-up set nila, sa warm-up exercise nila, meron na silang piga. Okay, pero ako gagawin ko yung piga dun sa pinaka FSD7, which is yung sa cable crossover natin. So, tapos na tayo dito. Next natin is yung semi-incline dumbbell fly superset ng press, ng neutral press. Pag ganito, pakita ko. Let's go! Exercise natin mga kaidlog is incline dumbbell fly superset na neutral press. Ito, pag ganyan. Okay. Incline. Pero gagawin natin, hindi tayo upo. Okay. So, upo tayo. Nakatayo. Ito. Para makuha natin yung pinaka-stretch ng chest. Kasi kung dito ko gagawin, yan. Yung range ko, mababa lang. Ito lang. Nandito lang. Dahil, nag-stop yung back muscle dahil sa pagkakasundan sa chest. Unlike dito sa taas, yung shoulder or upper back natin is walang pipigil. Ayan o. So, mas squeeze natin yung back, tapos mas ma-overstretch natin ang chest. Ayan. Sa movement natin, itong wrist, okay, may rotation siya. Paloob. Ayan. So, gagawin natin to para i-lessen dito sa upper part yung tension. Okay, usually kasi, pero dito hindi tayo mag-heavy ah. So hanggang moderate weight lang tayo. Ang target natin dito is yung full stretch, full contraction. So overall nung muscle fiber mo dyan, i-hit natin. Hindi lang more on outer part. Okay, kaya yung iba diba dito lang yung nagbibuild up. Kasi yung nabibuild nilang micro tier is more on outside lang. Nakakalimutan nilang i-squeeze yung mid. So dito ang target natin is squeeze and i-overstretch. Yeah, so the more natagalan mo yung stretch, the more na mas mataas yung maa-attract mong muscle fiber. Let's go! Make sure lang di kayo tutomba dito ah. Dun sa neutral or hammer press, medyo alali lang kayo. Okay, so medyo na feel ko na
mabilis mag-activate yung front delts, itong anterior part. So kailangan daan-daan ninyo lang. Or pwede kayong, di ba yung pang-fly nyo, halimbawa nito 17.5, pwede nyong babaan yung sa may ano, sa may hammer, okay? Check nyo mabuti yung movement. So yung pa-raise ko, pa-oval, pabilog, yan o. Labas. Yan. Hindi siya pa ano, hindi siya pa, tawag doon, pa-triangle. Hindi siya pa ganyan. Okay, iba to, okay? Pa-oval, yan. So huwag nyo rin agad sasanayin yung body nyo or ipupush yung body nyo dun sa piga na ginagawa ng Jeremy. Okay, so gradual lang din gagawin yun. Like, gawin nyo lang siya dun sa pinaka-intense workout nyo or pinaka-intense exercise. Kaya ako gagawin ko lang siya dun sa crossover kasi malakas siya makaubos. So pag ginawa mo na siya ng una, baka mamaya pagdating mo ng next exercise, hindi mo na magawa kasi nga sobrang ubos ka na. So yan, sa mga nanonood talaga sa akin, favorite ko yung intra-carbs. Gatorade. Tagal ko nang ini-endorse to, hindi nyo pa kukunin ha. So dito, sa ganito karami, meron siyang 50 grams. Yun lang yung kailangan natin. Kumbaga para ka na naka-isang meal ng carbs nun. Parang gandulo, hindi tayo nauubos. So habang ginagamit natin yung glycogen store natin, nire-refill din natin siya. So ang gandulo yung pump natin. Na alam nyo naman, favorite ko yung pump. Kaya ayoko nawawala sa dulo kasi nga, hindi ko nagagawin yung exercise pag hindi ko na-feel yung pump. Kasi nga, hindi mo na mararamdaman yung muscle pag wala ng pump. Third, like nung sinabi ko, moderate weight lang. So, hindi nyo kailangan mag-heavy dito. Kasi pag nag-heavy kayo dito, for sure mararamdaman nyo yung shoulder nyo. At the same time, baka tumumba kayo dun sa likod. Okay? Paangat, diba? Yan. So, alalay lang. Pwede nyo ipitin. Yung paa. Tingnan nyo yung movement ng shoulder hanggang baba. Kapag ka naka-full sandal kasi, hindi siya. Hanggang dito lang yung baba niya. Kasi sasandal na yung back muscle mo. Actually mga ka-itlog, 2 weeks out ako sa bulking prep. Okay? So ngayon ang ginagawa ko is naka-maintenance meals lang ako. So pwede ako mag-cheat anytime. Pero syempre, hindi na ganun kaganda yung appetite ko sa cheat meal. So ginagawa ko, malinis pa rin. Medyo high fat, pero less sugar. Siguro yung mga sugar ko yan, sa mga drinks lang na ganyan. Pero nagagamit, di ba? So kaya manipis pa rin yung balat ko. Kita ba ko? Di ba? Manipis pa rin. May abs pa rin ako. Kasi once na alam nyo na basahin yung body nyo, sobrang dali na niyan i-maintain. Ang pinakamahirap lang talaga is kung paano ka mag-start mag-maintain. Okay, pero pag nakuha mo na yan,
sobrang dali na niyan. Papakita ni Sean yung ano, papakita ni Sean yung movement doon sa likod kung paano yung movement ng arms ko. Okay. Make sure naka-maintain yung naka-arch yung back nyo. Okay? Arch ba o arch? Arch. Ah. So doon, isipin nyo doon sa movement na yun. Scoop nyo yung chest. Kumbaga pahukay. Okay? Hindi pa press. Okay? Pahukay. Okay. Di ba yan? Yan. Kaya imi-maintain nyo yung chest up. Huwag mag-slouch na ganito. Like, kukuha kayo ng power source dito sa shoulder. Usually, yun yung nangyayari pag hirap eh. Kaya, hindi nyo kailangan mag-heavy. Moderate lang. Para makuha nyo yung form. Yan. Sabay nyo yung chest up. Diba? Scoop, chest up, napailalim. Kita nyo yung movement. Scoop na scoop. Okay, pag ganito kasi, tapos nag-straight back kayo, yan. Mas squeeze nyo dito sa upper part, pero compensated tong anterior part. Okay? So, doon na tayo sa pinaka-intense training, yung FSD7 approved sa cable crossover. So dito sa cable crossover, start natin yung lower, mid, higher, higher, mid, lower. And then every after set, doon tayo pipiga. So, iba-ibang angle, papakita ko. Let's go. So, dito mga ka-itlog, i-angle nyo yung position ng cable. Like, hindi dapat sobrang taas. Yan. So, pag sobrang taas nyo yung ginawa, tapos ginawa nyo yun sa may upper part execution ng crossover, yan, ahatak yung pataas eh. So, magkocompensate itong upper part hanggang traps. Okay, so ang gusto ko is head shoulder lang to. Para at least hindi siya humahatak. Yung resistance niya, hindi pataas. Paloob pa rin. So, mas may hit natin itong upper part. Yung clavicular head. So, doon ginawa natin kanina sa warm-up. Overall, depende sa angling nyo na kung ano yung kulang sa inyo. So, doon sa incline, so init natin yung sternocostal head, yung sa lower part, at yan. Yung separation niya sa upper pec. Okay, yung upper pec natin is ito. Yung clavicular head. So, dalawa yan. Ito sobrang laki. So, kaya kung gusto mo mag-build up yung chest mo, syempre, i-focus mo muna yung pinaka-foundation, which is itong lower part. Okay? Itong sternocostal head. Yan. Syempre, kung gusto mong i-build overall, yan, from dito sa outer part sa mid, lagi mong gagawin yung full squeeze, which is gagawin natin mamaya sa last part nitong exercise. Sa last exercise natin, i-hit natin itong pinaka-mid. Okay? Let's go. So, uulitin ko, gagawa tayo ng 7 set dito. Yan. So, first tips natin dito is dapat itong handle natin, okay, naka-align siya sa forearm. Huwag nakalabas na ganyan. Okay? Pag nilabas nyo na ganyan yung cable or yung handle, may hit nyo itong anterior. Gaganyan kayo. Kita nyo? So, dapat, ang angle nitong cable is nasa forearm. Yan. Kasi nag-move to eh. Yan. Okay? Or kung yung fix naman, dinikro. Kung yung fix naman, yan, mas madali na siyang i-angle kasi nakadikit na to. Okay? So kung yung ganito na namumove, make sure nyo, naka-steady yan dyan. Ayan. Dyan. Ayan. Naka-align lang yung forearm. Okay? Kita nyo? And dapat laging mas mataas tong elbow kesa sa forearm or sa grip nyo. Okay? Hindi siya pwedeng nakaganyan. Kasi nga, ma-out-angle yung cable. So, mas mag-a-attract kayo dito sa anterior part. Ang dami ko nakikita eh. Di ba bro? Di ba? For sure, marami niyan. Hindi ko lang alam kung napapansin nyo. Pansinin nyo mabuti pag may nag-chest day. Nag-crossover. Okay, nakaganyan o.
pangit. Huli ang buti. Start tayo ng lower part. Pwede yung ganitong paa para mas stable yung body nyo. Yeah. Or pwede rin ganito. Kaso dito, mag-rock kayo masyado. Unlike dito, may stopper sa likod. Pwede nyo ma-maintain yung torso ng nakaganito lang. So, mas scoop nyo ng maayos yung chest. Okay? Taba muna. Maligawa tayo ng sa lower part, 8, 8, 10, 10, 8, 8. So, 20 ang gagawin natin sa taas. Pero mag-rest tayo ng 5 seconds sa top pag nagawa na natin yung nasa taas. Kung may gym body kayo, patap nyo. Yan. Para mas tumaas yung mind and muscle. Mas madali siyang i-flex. Pag may nakahawa kasi yan, mas madali mo siyang i-connect. Okay? So yan, huwag kayong mag-expect ng magandang angle dito. Ito yung ilaw puti. Diba? So dito pala mga ka-itlog, kung mapapansin nyo, yung ginawa ni Jeremy ito. Yan. Naka-open palm. Yan. Parang nakapuk lang yung kamay. Yan. Okay. So, pine-prevent natin na mag-compensate ng sobra dito sa forearm hanggang dito sa shoulder. So, open arm lang para mas ma-isolate yung scoop ng chest. Yan. Set tayo side chest. Tapos mamaya yung kabila naman. Tapos balik tayo sa muscular.
paikot lang. Sinalaban ng arm wrestling dyan. Naalala ko, pinagawa sa amin ni Jeremy itong cable crossover na to. Kasama ko si Mark El Floro. Ginawa namin, palitan lang. So, hindi pa fully recovered yung oxygen ko. Gagawin ko na yung exercise. Yun nga lang, sobrang sakit sa ulo. Pero yung pump, sobrang grabe. Nag-start tayo ng 25 pounds each lang. Pero sobrang init. Ngayon, nasa 35 na tayo, third set. So, dito, gradual increasing lang. Kasi pag in-increase nyo agad, hindi nyo mape-perform na maayos yung exercise. So, sayang. Okay, ang goal is put more tension dito lang sa part na to. Okay, wala dito. Wala sa traps. Okay. Yan, same lang ng movement. Scoop. Ginagawa ko lang itong FSD7 pag naka-prep na ako para lang ma-maximize ko yung araw, hindi masayang. So sagad talaga port natin, hindi na ako nag-increase para at least makapag-increase pa ako sa 5th, tsaka susubukan ako mag-increase pa sa pang 6 tsaka pang 7. Uy, mga ka-upload, happy 30K pala. Ganun technique, hindi na ako mag-upload. Ang bilis ang pakit. Diba bro? Yung tuloy-tuloy ka, ang bagal. Yung tuloy-tuloy, ang bagal eh. Tapos pag nag-stop ako, biglang maakit. So ako naman, mamamotivate na gumawa na agad. Bro, ayun ka muna. Last exercise natin mga ka-itlog is split machine press. So, ang gagawin natin is hindi siya wide, hindi rin too close. Okay? Halos shoulder level lang. Yan. So, ang goal natin dito is squeeze yung mid part. Okay? Tapos walang momentum. Okay? Wala yung ganyan, tapos explosive. Goal natin dito, i-attract or i-activate yung buong chest muscle. So, from starting point position ng muscle, mag-work
Hindi yung naka-stable lang yung tension dun sa isang part. So, back to zero yung mangyayari. Okay? Like nito. Gawin ko na yung set 1 para makita nyo yung execution. Yan. Stop, then press. Dahan-dahan lang. Sabay yung chest up. So, i-maintain nyo yung back nyo na naka-arch lang. Then, pailalim yung elbow. Slowly. Yan. Then press. Bali, 2 sets lang papakita namin dito kasi mahaba na tong video. At least alam niyo na yung gagawin. Nasabi ko na rin yung dapat sabihin dito. So, 4 na set gagawin ko dito pero 2 lang yung papakita natin. Let's go! So sana nabigyan ko kayo ng magandang tips. Tuloy-tuloy natin itong FSD7 training hanggang sa last muscle group. Comment down below lang kung ano pa yung kusino. Or comment down below lang kung may natutunan ba kayo dito sa ganitong series. Or kung may need ba akong i-improve. Or enough lang yung nabibigay ko. And then kung okay to, tutuloy-tuloy natin. Gagawin natin yung ibang workout ng ibang athlete. Okay, so nag-start lang ako sa FSD7 approach ni Jeremy Buendia. Ang plan ko kasi, kung magustuhan nyo to, is ine-next ko yung kay Sibong. Tapos sa ibang athlete din. So iba-ibang approach gagawin natin. And kung may mababato akong tips, may mababato akong feedback, ibibigay ko. So ayun mga kitlog, maraming salamat sa inyo. And welcome back sa Ammunition. Nawala kami ng isang linggo. Isang linggo ba bro? 2 weeks. 2 weeks. Actually kasi nga, nagsasagad na ako. Ini-enjoy ko na yung off ko. Kasi for sure, by next month, hahato na kami ni Sean. Hinahato na rin ako sa prep. Kasi nga, ang goal natin is mag-Olympia. Let's go! Bye-bye!